random na nakatrabaho niyo ulit isa't isa sa isang pelikula? Nakaka-excite. Nakakakaba. Mm. Dahil? Kasi yung tagal namin hindi isa. Malalo nung mga first few days ko. Mm-hmm. Nagdedepende talaga ako sa kanya. Hindi, Alika. Ano reaction mo doon? Nagdedepende daw siya sa'yo first few days. In-expect ko naman yun. Kaya hindi ko pinakita sa kanya na kanakabahan din ako. Mm-hmm. Siguro normal naman yun sa kahit na anong projects na gagawin mo. Kanakabahan ka, ma-excite ka. Mm-hmm. Iba lang din kasi matagal kami hindi nagtrabaho magkasama. Mm-hmm. Kaya medyo may kapaan pa, ganyan. Mm-hmm. Pero ang bilis ding nawala nung wall kasi sobrang kaming komportable sa isa't isa. Okay. Ako nga sa siguro yung project namin na ito, hindi matagal pinlalo. Parang insidente na nangyayari. Mm-hmm. Isa rin siguro sa partner kaya medyo kinakabahan. Okay. Angelica, nakwento ni Carlo kahapon sa interview namin na marami daw similarities sa nangyari sa inyo itong movie. May mga eksenang gano'n. Oh, ano masasabi mo doon? Talagang tailor-made daw ito para sa inyo. Parang may mga pagkama lang na tungkol sa past. Saan? Doon? Hmm. Hindi ko napapansin. Siguro ikaw tinatamaan. Tinatamaan ka, Carlo? Sabi niya eh, ako hindi ko pa napapansin. Ikaw lang sabi na. Okay. Angelica, Carlo, dahil nga nagsama kayo, may pelikula, hindi malayong mag-play up ulit yung nangyari dati or matanong. Prepared ba kayong sumagot sa mga tanong about the past? Kung okay ba kayong magkatrabaho ulit or maging kayo ulit? Prepared kayo sa mga ganong tanong? Ito at kung paano? Ito nakaraang buwan naman, parang yun at yun yung mga lagi nilang tinatanong. Parang doon naman umiikot yung mundo namin ngayon sa mga taong nakaabang. Nakwento niya rin na during in-between takes daw, nagtotrow ba kayo ng mga stories noon, mga bata pa kayo. Anong pakiramdam ng gano'n, Angelica, na yung masasayang eksena ng gano'n? Napakahilig niya kasi sa throwback. Hindi ko... Ang weird lang din sa pakiramdam na makakita ka ng mga dati nung pictures, gano'n. Nung pinakita nga niya, nagulat ako parang, wow! Kasi sobrang tagal kong wallpaper yan dati sa phone ko. Mga ganun, parang naaalala mo na, oh nga pala, picture kami ganito. Ang dami nga pala namin mga ginawa nun. Memories, oo. Okay. Tungkol saan ang excess baggage? Anong itatakal nito? Relationships. Tungkol saan sa relationship? Selos ba? Ano? Breakup? Iba-iba. Pero yung mga natural na pinagdadaanan ng isang couple. Mm-hmm. Ikaw, Angelica, kung tatanungin ka, tungkol saan ang excess baggage na movie? Siguro dun tayo sa tungkol siya sa ano ba yung mga gusto mong matutunan? Ano ba yung mga gusto kong iwasan sa relasyon para maiwasan maging mag-ex kayo? Okay. Para iwasan maging mag-ex kayo. So to keep parang mga bagay-bagay na dapat tandaan to keep the relationship? Kasi siguro mas pinapakita namin yung kung ano ba yung typical na naging problema, di ba? Yung relationship naman, masaya naman talaga yan eh. Pero bakit lahat ng tao sinasabi na, kasi nag-uubusa pa lang, di ba? Pagdating ng mga gitna, ang dami nyo ng problema. So, feeling ko kasi, kapag ka na-address ng maaga yung mga ganito, so, maliliwasan yung mga maliliit na bagay na lumalaki na nagiging cause ng buwan. Okay. Angelica, naniligaw ba ulit yung si Carlo sa'yo? May ganun ba? Hindi. Hindi. Given a chance. Given a chance. Given a chance. Gusto ka ba yun? Hindi siya nanibigaw. Paramdam, flowers, ganun. Nagagalit nga siya pag nagbigaw ko flowers. Ayaw, kasi ayoko lang nagagawa na niya sa iba. Okay. Isip ka daw ng bago. Bakit? Ano yun? Hindi na-compare ako. Hindi ka naman pwedeng ikumpara sa iba. Hindi pa kaya ako naligawan buong buhay ko. Oh, yun, Carlo. Hindi mo naman ako niligawan noon eh. Excess baggage mo. After excess baggage, may chance ba na serya naman or magkatrabaho kayo ulit, open kayo doon? Ano naman. Kalagi. Okay, so.
Ayun na kayo. Kayo yung headliner ng Black Sheep. Yung pakiramdam. Kasi diba, it's a new arm. Yun, pinag-uusapan nga namin nila. Nandun yung excitement. Pero yung, lalo na nung nilabas yung teaser, medyo, ang sarap sa pakiramdam. Pero syempre may kasama rin yung pressure na nagandahan namin yung movie. And Verl, ano yung story behind the viral video na parang kinis mo si Angelica sa makeup room ba yun? Hindi ko, parang ano lang yun eh. Ano? Nangyari lang. Wala, tinawag ko lang siya. Sabi ko, landin mo ha. Ganon. Eh, willing naman ako. Kasi nagpi-picture-picture kami. Parang ganda-ganda sa sarili ko dun sa ilaw. Sabi ko, ay, ang pretty-pretty ko talaga. Tapos tinawag ko siya. Andun lang ako sa likod, nakaupo lang ako, pinapanood ko sila. Tapos sa paglandian naman siya. Pag may opportunity naman, ginagrab niya.